Yeah, I just wanna be the greatest. Everybody knows my name, shit. I'ma have this whole fucking game list. Spitting with the same wit, and I'm gonna be famous. Ain't nobody able to delay this. Coming up, I had a vision to make it. Never wanted to be nothing, always wanted to play shit. Sitting class, always wondering why I love this lame shit. Blame me. Oo, tama yun. Pabilisan lang, pero gets mo nga yung logic eh. Tama nga yung sinabi mo kanina, TDZ, na yung Olus kasi mahilig maghabol. Oh. And yung Kimi gustong-gustong hinahabol. Oh. Kasi di ba, nakakatira pa rin siya kahit paatras eh, di ba? Nagmumunok, bumabaril. Oh. Parang napapangiti ka doon sa mga hinahabol. Ikaw, magaling ka siguro mag-ano. Hindi naman. Masati. Ibang klase ka talaga, ibang klase ka talaga. Ito ang ibang klase. Itong unang game dito sa ating last series for today. We have here Echo versus OMG. And in terms of the lane matchups, ng far sa ngayon. Oo, so yun yung dapat timingan ni Kirk TZ dito. Yung feathered airstrike niya, talagang mind games for both of these teams. And si Yawi and si Chakno, sila ngayon magkakaroon ng matchup. A flame shot has been thrown by Etomax, pero nagbaka sakali lang naman na baka makakuha. Eto na nga, kanina pinag-uusapan natin, pero teka lang, Yawi on 3. Oo, 3v1 eh. Men, grabe yung top lane, ha? Oh. Nakita mo na pa-uwi niya agad si Trimar TZ up against Renzio, and that's a big thing kapag isa kang XP laner. Oh. Mauubos ka agad yung at least isang wave ng isang wave ng creeps dito sa side ng OMG. And kapag meron ka agad level 4, ang bilis mong makabigay ng ano ng ambag para sa team mo eh. Mm-hmm. Alam mo, going back to TDZ din, Santi, no? Alam mo kasi dito, naramdaman din siguro ni Omega na alam nila ang Echo could be a momentum-based na hero lineup. Alam, ito, pag-uusapan natin ang Jungle Emblems, Carl TZ, Olus on a killing spree and Ryzen on a Demon Slayer. Alam ko dito, kailangan either 12 minutes ba, TDZ, tama ba? Mm. 12 yes, minutes. 12 minutes. For kapag activation. Assassin Emblem. Yes. Assassin Emblem. Pero kay Ryzen dito, I think, binibreak nila yung activation time ng Echo din, Santi. Oo, gustong-gusto nilang makakuha agad nung mga resources sa kabila with this Demon Slayer and Ryzen. With the Lancelot, alam naman natin na talagang comfort hero niya rin yan. And dito magkakatalo eh, sa first turtle of the game, kung makakapag-contest niya ba dito si Carl TZ, knowing na siya rin naman yung Olus, kaya niya maipagsabayan, pero definitely, yung Lancelot mas may advantage eh. Yeah. Mm-hmm. Alam mo, ang daming pwedeng gawing avenues niyan. Pwede Romecta from base, pwede siyang sumalubong for respawn, pero mukhang Echo dito. Max! Napakabagal, ang lakit ng lakad ni Eto Max doon. Pero habang ganun ang nangyayari sa mid lane, kumuha na ng pagong si Ryzen. And this opens up for an advantage in terms of the gold lead, in terms of map control. Nakikita mo talaga na yung Omega, objectives lang talaga yung gusto nilang gunin muna. Alam mo, feeling ko nakatutok sila sa kanilang mga watches na, pre, alam mo oras dito, kailangan na sa oras din natin. Eh. Hindi ka natin namalayan na nag-turtle na kaagad si Ryzen. Bilis na. Kano'ng kabilis yun? Pati hindi rin sila Uy! Ito yung sinasabi kanina, DDDZ. Oh! Na pag naunahan, talagang kayang timingan. Even though na kaya siyang counterin. Pero nice escape from Trimar TZ there with the sidestep. Parang hindi lang tamahan ang ultimate coming from Renjo. But now, Chakno protecting Kelra on the gold lane. Gusto niyang babyhin eh. Yeah. And alam mo, si Chakno dito, no, mostly ang pinaprovide niya vision. And also, madami siyang pwedeng gawing pick-offs. Pero on the side of Echo naman, sa kanilang own playstyle, dalawa-dalawang umaatake. At the same time, pinitigyan nila ng magandang pwesto dito si Carl TZ. Pero as Omega din, aggressive din dito sa pagdepensa. Gustong-gusto na nilang habulin, pero alam nila na kailangan munang dumistansya. Trimar TZ, nakaabang. Missile will not connect. Pero Falling Star mo dito, naka-prepare. Tatamaan dito ang isa. May feather strike agad na kasama. Eto, Max. Makaka-flee, and saktong-sakto lang yung bitawan nila dito. Pero now, advantage ang OMG in terms of the gold lead. Pero dun sa kill na yun, crucial din eh. Yep, sobrang crucial talaga nun. Kasi nakikita natin na medyo slow-paced yung laro natin at 3-minute mark. And Curtis is slowly getting his COD, his Lock of Destiny. At kapag si Curtis ang nakauna sa pagkuha ng COD, mas mauuna agad yung timer niya. Mas makakuha niya agad yung power spike. Ooh, wow! Even! Triple knockup! Tapos may andaling Yuri pang kasama. Mayroong follow-up, mayroon din payong. Pero isa lang ang mapapatumba. OMG, walang bawi sa ginagawa nawa ni Yawi. Wow, tatlo yung lumipad. Ibang klase. Alam mo, ang ganda ng pagka-utilize ito ni Yawi sa kanyang power spikes. Show on a flicker. Ang dami mong pwedeng landingan dito na setup. Tatlo, man. And sa nakita natin doon, alam mo, focus on Carl TZ getting the kills at also
Benny Cutie here, nakakuha na rin ng first item. Oo, nakapag-build up na rin siya eh. And yung nagiging decision na lang ngayon talaga ng Echo would be focusing on the XP lane dahil nalulugi doon si Team Arteezy. So, tatlo sila dito magkakasama. Renjo, wala ng takas. Makakakuha sila dito ng gold from the energy shield. That is a trade for the turtle and also the orange buff na ngayon nanakawin na ni Ryzen. Perfect utilization dito ng post 4 sa side ng Echo. And, oh, we have the dragon. Pero mukhang enough ba yung damage nila? But, as you can see, Echo talagang gamit na gamit yung wings by wings pati yung feathered air strike sa lahat ng lanes ng OMG. At kinakakuha sila ng successful pick-off. At lahat ng mga tinatarget nilang heroes is yun yung mga vital heroes na dapat nilang kontrolin ng early game para ma-stop agad yung snowball. And OMG is really struggling right now kahit namang sila sa net worth. Unti-unti nakakabawi naman dito sa momentum yung Echo. Ooh. Kailangan, alam mo, dito rin nakita ko, no? Kailangan din nilang i-ano eh. Roy! Oh my gosh! Oh! Easy, pinagtulungan! Pinagsama-samang pwersa, may flame shot pa. Alam mo, sasabihin pa nga ako, pero nakita ko yung gank na yun. Alam mo, going back sa dalawang yung thoughts dito sa anti-NTDZ, no? Alam natin yung AoE burst and stun CC na pwede gawin ito ng Echo sa pag-atake ng Omega. Kailangan, pwede nilang gawin actually, pwede mag-either mag-pick off or pwede sila mag-backline entry. Kaso, sa nakita natin kanina, Carl TZ on the primary target, that is their way para makuha din ng far-far team nila. And nakita mo naman na talagang gusto lang nilang nakawa ng resources. Carl TZ dito without the purple buff and Ryzen. Utilizing kaso ka lang si Yowie. May pagkulat na naman. Siba, tapos may andahing Yuri pa. Ngayon wala na siyang takas. Mapapatumba si Ryzen right after securing that purple buff. Pero meron dito calling Starmon for the follow-up. Sama-sama na ang Echo Express onto the mid lane. And right after that, disperse na. Balik na sa laning. Parang wala lang nangyari. Ibang klase mag-setup si Yowie. Talagang alam niya kung saan magpapakita at paano sisipain ang kalaban to distract Omega. Kasi alam niyang if ever ang isa man ang mawala or mahuli sa side ng Omega, lahat magre-react eh. Yeah, pati yun yung tagang strength ng ano eh, ng Echo eh. Early game kick-off dahil kay Yowie. Tagang tinitake advantage nila na mahilig sa mga ganitong play dito si Yowie, and his mastery on his show is really strong. Nakita pa nga tayo ng mga tamang angle para lang maikabit yung way of the dragon, and that's the call for Echo. Pero unti-unti natin napapansin, no? Paano si Cartesi? Si Cartesi nagpa-farm lang na nagpa-farm, at yun yung ginagawa ng Echo. Talagang 4 protect 1. Parang protect the king ang ginagawa ng Echo ngayon. Oo, kailangan nilang protektahan yung hari at hindi basta-basta pabayaan. Pero to look at the net worth nga, na isipin mo ha, 5 kills onto Echo, isa pala nakukuha ng Omega, pero sila yun lamang sa gold lead. It means na parang mas nagiging effective yung rotation at ikot dito ng Omega kasi sila yung nakakuha ng mga gold. Napapadalas talaga sa ating, kailangan talaga makaayos na lahat ng isa eh. Katulad nito, Yowie, Benny Cutie. Yung si Cartesi na dito yun. Kaso nga lang, 3v4 situation. Celra is low, pero may dragon ng mga habol. Andito na si Benny Cutie, habulin ang kanyang kalaban. Pero may sipa nga lang. Kaso dalawang laban ang mangyayari at the same time. Eto max versus Benny Cutie. Pero nakakapag-sustain. Habulin siya dito ni Chakno. Former teammate, balik ka muna dito sa amin. Pero meron pang flame shot na kasama. And there goes a kill for Chakno. Echo and OMG. Dikit na dikit ang trade-off. Pero now, halos wala ka na talagang ano eh. Hindi mo man napapredict kung ano yung magiging galaw ng isa't isa. Napakaganda ng kuha doon ng side ng Omega. Nakakuha sila ng dalawang plus score eh. Alam mo, kanina nakita natin kung paano umalis si Cartesi. Alam mo, nagulat ako paano nga siya napunta doon sa una. Wala sa mapa. Alam mo, to go back to the point dito, no? Omega, nagiging aggressive sila sa ikot. At the same time, ito yung kasing strength nila na pwedeng makuha ngayon pa lang. Kasi kanina sabi mo rin, TDZ, either level 12 si Cartesi mag-activate. Yeah, at malapit na yung level 12 niyan. Level 11 na siya at the moment. At nakikita natin yung kanyang item, Wind Talker. And again, War Axe, enough na yon para makipagsapakan or makipagbalugbugan every team fight. At yun din yung hinihintay ng Echo ngayon. But ngayon, OMG, still capitalizing their advantage. To play aggressive sila. Elra, kailangan na lang. Uy, balik na naman sa alley-oop lane. Elra ang mauli at rinig ang mga sigawan. Si Cartesi nakaabang lang. Planadong planado, sukat na sukat. But now, OMG, kailangan muna nila mag-antay kasi crucial to if makuha na agad ng Echo yung upcoming Lord. Alam nila kung anong pwede maging kryptonite ito side ng Echo eh. Talaga pinantayan nila doon si Kelra to the point na pwede silang, alam mo, that kill
was can be important dahil pwesto ang Echo for the Lord. Kaso nga lang, on a 4v5 situation, kaya mo ka ito mag-sustain, DDZ? Yeah, probably they're able to sustain. Uy, Yawi, nakatakas pa. Isang hit lang. May payong si Eto, Maxino, napakasakit. And si Renzo, biglang mapapastep. So, dalawang mawawala ka. Si Ryzen na mapapatumba. Curl EV is alive and meron silang retriuser dito. The missile will not be on time. So, Echo will secure that Lord and a kill on Ryzen. Hindi laging enough yung damage ng Omega. Nakita mo yung paano umiwas si Yawi sa huling bagsak na piso. Na on that point, nakita natin kung gaano ka-organized. And going back to the replay, TDC, yeah. Paano nga ba nangyari yun? Grabe. OMG, yes, they have the burst damage but they aren't able to finish the kill. At si Yawi nakatakas pa nga pati si Curtiz. At dahil doon, dalawa yung hero na hinatak ng Echo sa OMG at nakakapitalis agad sila, nakahanap sila ng butas para pasokin si Ryzen. 3 more TZ with aggressive falling starbone, tapos may dragon, meron din feather their strike, papasok na si Benny King. Tatlo ang kanyang katapat, pero ibabato siya ni Chaknu, pabalik sa nakaraan. Pero si Ryzen dito just trying to clear out those minions. They need to defend on the top lane because merong Lord na paparating, pero si Carl TZ naman may trabaho sa baba. Medyo napalalim doon ang entrance ni Benny Cutie, pero ang ganda ng pagkuha doon ni Chaknu on the flicker ejector combo. Kaso naging bawi din ng Echo. O sige, kunin na yung isa. Kukuha din kami ng Tori sa baba, sabay Lord sa taas. This is really challenging for Omega, pero alam mo na hindi pa sila bibitaw. They have the burst, they have the damage, and mukhang kailangan lang ata nila dito ng pasensya. Yeah. Yep, at yung pasensya talaga na yan is waiting for a right opportunity para mag-collapse yung Echo. Pero looking at the current structure ng Echo ngayon, talagang alam nila kung paano gumalaw at alam nila kung paano kontrahin yung current draft ng OMG. Looking at the items here, again, kakakuha lang din ng item dito ni Carl TZ. And on top of the Berserker's Fury, yung Scarlet Phantom, mas masakit yung mga palo niya kapag nakakuha siya ng critical with the attack with burst from the Scarlet Phantom. And look at 3 more TZ as well. Meron siyang kanyang Enchanted Talisman and yung kanyang... Nako, ito na. Santi, yung signal ng Echo. Ito na ba yun, Santi? Pag tumipi na si Trimar TC, parang kailangan nyo ng ano eh, kailangan nyo ng maghanda ng panlista eh. Kasi ganun siya ka-confident. Pero syempre yung Omega, hindi naman papaya ganun basta-basta lang. For this one, TDZ, upcoming Lord spawn in 50 seconds, medyo... ano ah, wala talagang space yung Omega na basta-basta na lang mag-overextend. So do you think kailangan nila tong i-contest as early as this one? Kasi for sure, Luminous na to pagpatak ng oras mamaya sa 12-minute mark. Yes, well, they need to contest the Lord kasi silugin-lugin na nga sila. At nakikita natin yung lane equilibrium is lumalabang sa Echo. At kapag nakuha nila yung Lord, medyo magkakaroon sila ng super minion sa pwede na i-equalize yung lane equilibrium. And... also, ang kailangan lang taga nilang kunin dito para maging successful sila sa Lord is yung Farsa eh. Kasi ang ganda ng pwesto dito ni Curtiz palagi. Lagi siya nakakahuli ng pick-off. Ang hirap hanapin no, nung pwestuhan ni Kurt. And to know na meron pa siyang Wings by Wings na pang-escape. Ilang beses siya kanina na talagang tinatarget na ng Omega. Pero wala eh. Andulas pa rin eh. Alam mo, alam ko kung... nagugustuhan ko kung paano nag-iingat ang Omega ngayon. Kahit isa man ang pwedeng sumilip, magiging mataas na casualty on the side of Omega if they want to contest this Lord. Luminous ang kailangan nila to push, kaso dito, it will take a lot of timing na dapat hindi sila din mahuli ni Yawi or pwedeng i-attempt or i-attempt yung Trimar TZ din eh. Bilis, pero magso-zone, nandun naman si Yawi sa may bandang harapan. Hindi na nakalapit pa si Ryzen dahil dun sa takot, nandun ang presensya ng isang tangke. Habang dito na si Kenra pa atras ng mga breaker, TZ, palipad-lipad nakabang! Pero tinaman pa rin! What a play! At ito na nga yung bawi din. Nakahampas na si Curtiz. Nagagalit na sila at pumasok rin si Trimar. Ngayon, gusto pasokin Renzo for the counter go. Mabubuhay pa nga ba Chaknu with those smart missiles. Wow! Ramdam na ramdam ko sa sigaw kung paano naging maganda yung flank na yun. Nagulat ako. Wala na lang. Isa may sumalubo pang isa. Okay. The zone. Hindi nakalapit doon ng Omega dahil sa burst capability ng AoE coverage ng Echo. Lumapit man sila, ang daming pwedeng maubos doon or pwedeng makuha. Pero man, on how Echo organized to push them or to peel them kahit konti, Carl TZ got a good view talaga sa Lord na yun. Yep, 3-4-2 exchange. And that is after na makuha ng Echo yung Lord. So, maganda na rin pang-equalize dito para makabawi yung OMG from that trade sa Lord. Pero talagang mga crucial heroes din yung na-pick off dito ng Echo eh. Except for Ryzen.
Kaso, maganda rin kasi yung simula nung pag-start ng Lord nila. Kaso yung box out dito ng Echo, yung paggamit dito ni Yawi at ni Benny Cutie para ma-push back yung members ng OMG is really spectacular. Kapag nagawa nila ulit yon for the next Lord, most probably this... Mahihirapan talaga yung OMG. Kinulat na naman. Aggressive plays from Yawi. Pero mukhang siyang madidiscrush. May sipa nga lang, pero may kasama din kong dala. Renjo, mapipilitang umatras. Pero andito na hampas si Carl Tizzy. Ramdam na ramdam. Pero yung mga sagot ni Kelra. Napauwi si Carl Tizzy. And ngayon, si Benny Cutie, hindi niya na make use yung kanyang Black Dragon form na sobran sa box out. Itong si Yawi. Nabato siya ni Chakno. Bestie connection. Sabi niya. Alam mo, sa conceal play na naramdaman ni Chakno, alam ko susugod to. Hinintay lang niya na umamat magpakita, sabay bulaga doon si Chakno. Tinapon sa likod, pero men, si nakita natin, kung bibigyan mo talaga ng baril si Kelra, counter, na peel off na si Carl Tizzy na mapauwi sa base. Oo nga, yun yung ginagawa ng Echo ngayon. Kailangan taga nila ng strong frontliner para ma-prevent. Uy! May baton naman si Chakno! Naglumpat, naghaboy, pero andito na naman sila. Bigla nilang tumalon, tapos binato pabalik. Huli si Trimor Tizzy, one man down. That is a casualty and now this opens up for Omega. May chance sila dito na makapag-secure ng position sa Lord Pit. Ako na kinakabahan ako dito sa Omega. Kung gano'n rin ka-flashy ang mga attacks ni Echo, gano'n din nag-respond ng Omega. Sinabi nga ni Santi dito, tumalon at pumasok ang pag-amba din. Kung sabi ng Omega, kung gano'n din pala gusto nyo, gulatan. Sige, gulatin din namin kayo. Gano'n lang pala eh. Parang fight fire with fire. Mapapansin ko, hindi yung ano eh, yung isa sa mga meta ngayon eh. Nauuso yung pick-off, hindi tayo nagkakaroon ng mga head up, ano eh, mga straight up na team fight na parang last season. So, kailangan taga nila ng isang starter. And sabi nga nila, ang best na starters ngayon para sa dalawang team is yung mag-bestie. So, almost the same yung ginagawa eh. Palagang pareho eh. And yung pati yung conceal nila, halos in sync, di ba? Kakasabi lang natin, bestie, nung narinig yung conceal, ay nagtago sila, pre-conceal din tayo pa atras. So now, wala na mga conceal, pero ngayon si Benny Cutie gusto pa rin mag-deal ng damage. Antayan, ambahan, Omega dito, naghahanap lang ng magandang posisyon. And si Ryzen dito ang susi nila for the steal. Pearl Tizzy, hampas atras, yung ginagawa eh. Gusto mo sumayaw ng ano eh, cha-cha eh. Kaso nga lang may missile dito, kukonekta on si Yawi. Chakno, fighting the possession. Pero makaka-cancel out of penalty. Uy! Strike na ba ito si Benny Cutie? But now Ryzen is focusing on the Lord. Pero may sipa si Yawi! Kelra goes down. Habang si Renjo dito may isot sa gitna. And si Carl Tizzy nagwawala. They have the Lord pero nawalan sila ng dalawang miyembro. And si Benny Cutie dito bababa na mula sa langit. Hahabulin ng tatlong miyembro pero buhay pa rin ang Omega. Makakabasag nga ba ng Torres sa gitna? Oh no. Ang ganda ng kanilang ginawa pero... Napabayaan nila yung Lord. So for this one, parang hindi rin mamimake use ng Omega. Hindi rin. Alam mo, dalawang damage dealers ang nawala dito sa side ng Omega. And napaka-crucial nun sa lineup nila. Kanina, ang Echo, naghintay lang na sila na gumawa ng first move dito yung Omega. But to a point, kailangan na talaga na nila i-target ang tamang mga tao dito. Ay, si Renjo at si Kelra para hindi din sila ma-burst down. Uy! Yep, sakto-sakto rin yung decision dito ng Echo eh. Alam nila na a-atake, nakukunin ng Omega yung Lord. Pero sabi ng Echo, okay lang, kahit hindi natin makuha yung Lord, kukuha tayo ng mga heroes to pick off tayo. At yung nakuha natin pick off is si Kelra at si Renjo. Kasi sabi nga ni Orsic kanina, sobrang importante para maging successful. Since, alam din naman ng Echo na okay lang naman eh, yung damage natin, ang dami natin mga damage items and this body para kay Carl Tizzy, ang mabilis nilang mapapamelt yung HP ng Lord. Siguro, i-equalize lang nila yung wave sa may bottom lane, pero parang hindi ganun kataas yung risk. Ramdam din nila na lamang sila ng 3.1. Tama naman sinabi mo dito, TDZ. No? Alam mo kasi, for Omega, no, I understand na kailangan din ni Chakno gumawa din ng play because sa damage din dito, na pwede nilang makuha kay Echo, it's either siya ang pwede maging pseudo tank, pero for a minimal time lang talaga eh. Kasi kung mawala siya, mahirap din makakuha ng bounce back or even ejector pabunta kanila. Kailangan maingat sa buhay. Kailangan talagang magsama-sama ng dalawang kupunan. And for this one, OSX, TDZ, ito yung gusto nating mga laban eh. Yung parang hindi mo alam kung ano yung magiging next move kahit na imaginein mo pa sino kaya unang papasok, sino mag-initiate. Kasi same playstyle yung ginagawa ni Yawi tsaka ni Chakno eh. Madalas nagkakaroon ng initiation dito si Yawi, maganda isipa, pero ganun yung si Chakno. Yep, at talagang ano eh, yun ang play talaga nila ngayon eh. More on pick off, bawas isa, parang mas lalamang tayo sa team fight kapag kulang na sila sa headcount. Parang ganyan, nagiging ganyan yung play ngayon ng dalawang team sa atin ngayon. Kaya, napansin natin na 18-minute mark, medyo safety
medyo nagiging passive na yung mga teams natin. May Omega timers din, no? Alam mo kasi talagang Sunday prime time talaga, Santi. Ooh! Kickback, TikTok para kay Renjo, tapos may nakabang na knock-off. Kami from Benny QT, tapos may Feather Dare Strike pa, pero andito rin Dragon nagwawala. Gusto nilang manghabol dito, pero may ipit ata sa gitna. Limalabad sa isa, pero may follow-up from Yawin Kurt. Ngayon, papasok si Ryzen, pero atras muna, pabalik. Primark easy, mananatiling buhay, pero walang mamamatay sa dalawa upunan. Kasi imagine Renjo, no, nung nasa ipa ka, parang matataranta ka na eh. Oh, ginulat ka na. Nabawasan pa. Alam mo, yung countermeasures ng Omega, biglang, uy, kailangan natin mag-react. Pero to the point na, naging maingat din sila. Kaso lang, yung ginawa nilang yon, sinubukan i-peel off ng Echo ang Omega na paalisin. Pero ito yung team na to. Ano mapapaalis nyo sa amin? Kaya namin humarap sa inyo. Ang kunit eh. Oo. Oh. Ano yung mga frontliners nila? Oh. Si Dreamer Teezy. Oh. Si Bestie, yung sinipa pabalik. Papunta doon kay Curl Teezy. Pero si Chuck na buhay pa rin. May immortality pa. Pero andito si Benny Cutie. Gustong i-seal yung deal. But now, andito na yung mababa. Aray! Wala si Ryzen! Oh no! Na parang hula! Dreamer Teezy. Siya dito yung hahabulin. Pero may flicker out pa. Feather Tear Stack for the counter! Killer oh my goes gosh. Down! Merong immortality, pero ang laking kawalan yun. Echo for the Lord. Napaka-crucial ng pag-alis doon or pagpatay kay Ryzen mismo on that Lancelot to give way sa pagkuha ng Luminous Lord. Ng Echo dito talagang focus lang talaga sila sa isang tao na pwede makapagbigay ng ganong damage and all about the outplays na pwedeng bumaliktad, man. Echo. Yeah. Talagang on point talaga sa execution. On point din yung knock-up dito ni Benny QT. Kaya niya nahuli si Ryzen at nahampas siya ni Carl Teezy. Yung alam niyang pagkatapos ng Thorn Draws, ah, matik to, lagyan ko nga ng marka sa baba. Pagkatapos ng Thorn Draws, bigla siyang umakyat at yun yung naging opening dito ng Echo. At ngayon sila ang aatake. They're able to capitalize on this Lord. At mukhang ano ba magiging sagot dito ng OMG? Ito ang magiging sagot nila. Sama-sama lang sa gitna. Clear ng minions. Focus lang muna. Nandito yung Undying Fury just for the clear, pero mauubos na ang inhibitor turret ng Omega, pero hindi pa rin sila bibitaw. Lima laban sa lima, dito sa gitna. Hindi pa nag-initiate yung dalawang tangke, pero andito na yung Dragon. Papasok, pero mukhang mananahilang muna si Ryzen on the defense. Gusto mag-zone out dito para hindi makapuwes si Kelra. Renzo is low, balik muna doon sa kanilang base. Pero eto Max, nararamdaman na ang mga pagbagsak. Pero si Renzo dito, naiinis na. Si Trimart Easy, napapasticker-sticker pa. Falling Star Moon, pero mukhang paatras muna ang gagawin. Patience for Echo, na alam nila na hindi pa basta-basta matatapos to, not unless may makuha silang kill. And si Renjo ata, ano yung magiging target? May immortality to, napakakunat din, pero papalag. Pagkatapos nila, kunin dito si Renjo, eh pumalag, parang sila din natakot. Oo, oh, alam mo, nire-respeto pa rin talaga ni Echo ang pwedeng, kumbaga, ang consequence na pwede lang makuha doon sa Omega. Yes, ang taas ng burst or burst capability lang yun ng damage. Kaso, meron din mga immortalities na rin sa side ng Omega. Nagiging cautious din sila dahil if ever, meron pang isang play magawa dito si Chakto, pwede pa rin nilang makuha din eh for Omega. Yeah, ano pa nakakuha sila? Yun yung kailangan nilang pick off, but Kelra, ang ganda ng range niya dito. Oo, hindi nakalapit. And si Carl Teezy nga dito ang maipit. Napayungan ni Eto Maxi na patumba na ang jungler na gustong humampas. Wala si Carl Teezy. Habang si Renjo na maantimo-pesto na sa may bandang likuran. Dreamer Teezy will save Yawi. Pero hindi ata papayag si Chakno na siya lang yung may kasama. And Renjo, maliligtas si Chakno for the save. Nandito na rin ang bawi. Isa laban sa lima. Dreamer Teezy for the flicker out. Dito, tahimik lang sa Getty. Pero may payong na naman. Flame Chow! Dito, Max! 4-3! Grabe yun! Eto, Max Prime! Alam mo, eto ha. Kita mo yung pag-apag noon. Oh my gosh, wala na ako. Min, napa... Sabi niya, sabi niya, Min, eto sa'yo, Candy. Eto sa'yo, Candy. Eto, Max. Eto, oh! Tama, tama nga naman. Tama nga naman, Tim. Napakat talaga ako ng kamay ko. What? Diba kasi... Hindi mo akalain na ganun yung damage ng flame shot niya kasi hindi naman ganun kalayo pa yung distansya. Pero man, eto Max with that clutch kill. And ngayon, mababato pa yung isa. May kasama pa dito ang Abyssal Strike from Renjo. And this is Omega.
sila na ang may hawak ng mapa, may Lord na dumating, and kulang ng dalawang Echo. Risky kung papasok pa sila. Wow, look at this replay. Chuck Nu, napakaganda ng save niya para Irenzio, but 3 Martizi able to utilize his flicker para makapag-box out kaagad, para makaalis. Pero nakikita natin na slowly, ang daming oras na binili dito ni 3 Martizi, pero unfortunately, yung mga angulo taga ni Kelra, nakikita natin na hindi lang pang sniper, pang racket pa. Pang racket pa. Hindi lang pang sniper, pang racket pa. Hindi na mapwestuhan ni Yawi. Alam mo, mahirap kasi bigyan ng mga baril yung mga player natin, especially for Kelra, eh, no? Filipino sniper, may Filipino savage, ibang klase, mga identities ang binubuo ngayon ng Omega. But now, Omega timers din to, Santi. It's the late game na sinasagot din ng Omega kung paano nila dito pwedeng balansehin. At mukhang bumabaliktad na rin dito for Echo. But at the same time, nagiging maingat sila. 2 seconds, 3 Mart Easy, babalik na rin. Kailangan nila tong defensahan pero nakabasag ng Omega ng inhibitor turret. Yawi, makakapag-extend. Tansya lang, Jack! No! Wait, ang flicker in! Nahuli niya pa dito si Kurt Easy with a burst! Pero andito na rin yung follow-up play! Kaso nga lang may tusok! Tusok na pasok! Kasama ka lahok! Mag-uubos ang lahing! Ngunit may matitirang buhay ka! Sipa from Yawi! Shelra goes down! May bawi pa ang Echo! Pero si 3 Mart Easy na ang nagsuzone out! Sila yung mga habol! Sila yung hindi bibitaw! Kasama niya din si Benny Cutie, former teammate! Napatumba si Eto Max! Bagsak yung isa! Phantom execution! Pero hindi enough yung damage! Nakulang ng dalawang miyembro ang Omega! Biglang bumaliktad ang ating maleta! Echo! What was that? Sinasabi ko sa mga klaseng mga matches na to, eh. Alam mo, talaga nakita natin dito kung paano naging depensa. Sa repeat TDC, balikan nga natin yun. Tingin natin dito, ha. Kahit yung Lord sobrang kunat na Chuck Nu starting the fight with the ejector, pa sabi ni Bestie. Bestie, hindi pwedeng ganyan. Dapat ako rin. Abangan natin. Pagkatapos kunin ni Cartesi yung Lord, biglang pumasok si Yawi, knocking up 3 members of OMG. Face na ka. Ang bilis, you know? Ang bilis lang. Nag-replay pa lang tayo. Napasprint ang Echo dito. Nasabi nila, ito na yon. Pero mukhang si Chuck Nu makakapag-evade mula doon sa Sipa with the unstoppable force. Hindi mo talaga mapitigilan yan. Pero si Carl EDC dito ang tinatarget ng mismong base. Ryzen, madedepensahan nila tong minions. Iba yung kunat ng Echo, pero andyan din yung palag ng Omega. Ay, kita natin talaga dito, prime time. Pang Sunday talaga. Sunday prime time, no? Beautiful ML. Ooh. Pilipinas, alam mo, dito sa laban na to, game 1 pa lang, kailangan natin dito huminahon, guys. Yep. Grabe naman din kasi talaga yung mga nangyayari, man. Ibang klase rin katalaga. Pati makikita natin sa stats kanina ng damage provided and damage given, Eto Max na ngayon ang nasa lead gamit yung kanyang Kagura, and nakakahabol na siya na nakakahabol. So ito yung kailangan natin tignan dito, yung AOE group up na merong vacuum ang OMG, kasi kapag nahuli siya na ng kahit isa o dalawa, that's the right opportunity for them to execute the burst potential na meron si Renjo at si Ryzen. So again, nag-iingat pa rin talaga yung Echo hanggang ngayon. Hindi nila binibigyan ng opportunity or kahit ng opening dito yung OMG para mapag-strike out. Talagang yung first move talaga yung hinihintay ng dalawang to, eh. Alam nila kasi kung paano pantayan ang damage. Kita mo yung nangyari kay Yawi. O, sige, tama mo ko ng racket. Sasaluhin ko yan. Ayaw ko saluhin yan. Kaya-kaya ko yan, Kelra. Ganon ako katigas. And ganon. Ganon siya kakunat. Patigasan, pakunatan. Kaso nga lang yung racket, tatama. Kalahati na ang buhay ng Lord. Kailangan pumuesto ng Omega at si Ryzen dito mamamataan. Nakita na siya, mukhang ibibigay ng lato. They have the vision, pero mukhang si Yawi dito makakapagbigay ng space para hindi na makalapit pa si Ryzen. Pero andino si Benny Cutie na palalimata! Mukhang babagsak ang isa habang buhay pa ang Omega. Feather Dare Strike, ang sakit! Oh, pero mukhang may bawi na naman si Yawi. Evade after evade, the cheat condition po out. Wala si Benny Cutie, may Lord silang kasama. Parang may substitute lang dun kay Benny. Kung wala si Benny, meron tayo Lord. Yeah. Meron kapalit. Meron kapalit. Meron kapalit. Kaso nga lang. Meron backup. Parang kumbaga yun yung post-six. 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 Pero sub papalit. Sub nila to. Sub nila to. Pero sobrang kunat, eh. At least ito, Luminous siya. Oo. Ito si Luminous Benny. Luminous Benny. Ito na. Akala natin kung may effective. Oy. Pero mukhang hindi effective. Yung gagawin, pero 3 more teams, you're gonna escape. Dapat naman, dalawa ang mauhuli, tapos balik na naman doon sa race ni Kurt Easy. Kelra goes down, Regio is low. May immortality pa, pero mukhang hindi mo na mapapop.
Yawi is still alive, pero eto backup na for Etomax. Oh! Now, may minions, pero si Ryzen dito nakakapag-focus pa rin ng clearing. So, tatlo ang de-defensa para sa Omega. Apat naman sa Echo. Maging oh, aggressive! Pero may Winter Crunch on play! Gusto mag-draw as a player, pero immortality! Sabay-sabay! Nag-pop! Oh. Kato ka lang may minions! Yung base! Based yung base! Echo. Oh. Take game number one! Oh, ramdamin nyo ang sigaw ng game number one! Yawi with the signature pose. Echo, walang gusto bumigay ng base, pero man, sa ganong sitwasyon, kailangan unahan mo na talaga. Wow, grabe yung last class na yun, Santi OSX. Ito yung sinasabi natin na kapag nagdikit-dikit yung members ng Echo, ang bilis nilang mapupull off yung burst. At nakita natin kanina, nagsabay nag-ultimate dito si Renjo, pati si Lancelot, na ubus agad yung tatlo, sabay-sabay nag-pop yung immortality nila. Wow, kita mo yun. Sabayang pagkumpas eh, Nelly. Sabayang pagkumpas eh. Nakita ko si, tumatalo na kami dalawa ni Sachi. Bakit? Sabay pa lumabas immortality, guys. Yung timing, yung pag-takedown, pero it wasn't just an easy fight. But Echo on that execution and timing, grabe yung laban na yun. Yeah, ang ganda sana ng last phase ng Omega, kaso yung ang dami na rin kasi mga siege minions sa may mid lane, nakapush na eh.